Antoinette here and welcome to my channel. As you can see on the title down below, it is my first vlog. So yeah, finally I am filming my first vlog, guys. So para magawa ko ito, nag-post ako sa Facebook ng mga questions ninyo, and I will be sharing also some facts about me, para at I will introduce myself as well para naman makilala ninyo kung sino yung mapapanood nyo, right? So to begin with, my name is Antoinette Lim. I am 25 years old. I just turned 25 last August 6th. And currently living here in Dubai, United Arab Emirates. But I was born and raised in Ilagan, Isabela, Philippines. So it's my third year na dito sa Dubai on August 24. Kasi last 2017 ako lumipad dito. So I went here for work. So ayan, some facts about me. Ano ba? Wait lang, may kodigo ako dito. So, ayan, I am an introvert person. So, I love being with people, but ayun nga, parang I can stay at home, I can stay inside my room for like kahit ilang araw, kahit ilang oras pa yan, as long as like I have internet, I have food, you know. So, kayang-kaya ko yan kasi I love sleeping as well. So, most of my time, talaga natutulog ako. Ayan. And I am an evening person, or I am a night owl. Yun nga yung sabi nila, night owl. So, ayan, since bata talaga ako, I am a, hindi naman since bata na night person na ako, pero hindi talaga ako morning person. So, I'm always late, but I was trying my best, you know. But yeah, mas na-enjoy ko yung gawin yung mga things at night. Hindi ko alam kung bakit. So, yeah. I am a very generous and sweet person. Yeah. Alam na mga kapamilya ko yan, mga pinsan ko and my friends. But yeah. So, about naman dito sa Dubai. Yeah, you know what? I really love Dubai. So, actually, for sure, hindi lang ako. But like, even foreigners from Europe, you know, from America, from other Asian countries, they love Dubai. And also, some facts only sa Dubai. Dubai is not a country, but it is an emirate. The country is United Arab Emirates. And then in United Arab Emirates, there are 7 emirates, and Dubai is one of them. So, yeah, actually, hindi nga even capital pa ang Dubai. The capital of UAE is Abu Dhabi. But like, mas maraming, no, hindi naman sa mas maraming tao, but like mas maraming nagpupunta dito sa Dubai, and mas maraming foreigners dito sa Dubai. So yeah. And also, one fact as well is like, I think 70, at least 70% of people here in Dubai are foreigners. So nasa 30% lang yung locals. Yan. So ayan, ang Dubai or United Arab Emirates as a whole is really, really good. They are very generous also to foreigners here. Kaya naman maraming nag-stay talaga dito for long years. Pero ayun nga lang, ang hindi lang maganda is that you cannot be a citizen here. So, hindi ka pwedeng maging citizen. But anyway, yeah, I love Dubai because, you know, compare to other countries, even comparing to the Philippines, it's really, really good, like rules and everything. Sa public transportation, priority yung mga babae, mga children, and people with disabilities. So, ayan. At saka sinusunod ng mga tao dito yung mga patakaran, mga rules na pinapatupad nila. So everything is clean, outside is clean, even mga basurahan talagang nililinis nila yan. So like here in Dubai, I feel safe kahit na lumabas ako ng mga madaling araw, or like minsan pagka I'm going out with my friend. So ayan, okay lang. Even the metro station, the bus station, taxi, it's really, really good. So ayan. So about naman sa physical body te. My height is 5'4" and I am 53 kg. Actually, alam mo, umabot ako sa 56, tapos niloloko ako ni mama, like malapit ka na mag-iisang kabandang bigas, girl. So ayan, na-reduce ako ng 3 kg. So ayan, 53 na lang ako. Hopefully magbungaba pa yung kg ko, no, hindi ako mag-gain pa. So, ayan, as I've mentioned a while ago, I've asked questions on
Facebook. So ito yung mga nakalap kong katanungan, di ba? For my first vlog. Galing sa pinsan ko, si Jessa Flores, celebrity crush. Well, actually, I don't have celebrity crush. Crush, siguro masasabi ko lang, kapag kunyari, pinapanood ko yung movie, so, nagustuhan ko yung actor. So, ayan, crush ko. But then, after that, makakalimutan ko na. So, weird, di ba? But yeah, I don't have a celebrity crush. So, favorite vlogger from Jessa Flores as well. So, my main favorite vlogger or YouTube channel is Living Big in a Tiny House by Bryce Langston. Yes, almost napanood ko na lahat yung mga videos niya sa YouTube. Actually, ngayon lang, mga past few weeks na hindi pa ako na-download kasi I was busy. But yeah, I really love this YouTube channel because like, I really, really want to have my own tiny house. Actually, doon ako na-inspired. You know, pagka tumatanda ka, hindi ka na pala, alam mo yung, hindi, pagka tumatanda ka, yung parang dati, bata ka, ganyan, gusto kong ganito malaki, malaking bahay, blah, 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 gusto ko na mga ganitong bagay. But then, as you age, you know, as you age is, as time passes by, parang nagiging simple yung mga gusto mo. So, ayan. So, like, I really want to have a tiny house. Like, I mean, maliit lang siya, but like, very, very classy, of course. Tapos, maayos, kompleto sa gamit. Alam mo yon. So, hopefully, a few years from now or as soon as possible, I will have my own tiny house. And also, Amon and Beg, they are Canadian-based vloggers. But, one thing is, triggered me or like good to them, that's why I really like them, is like they are living in an RV or converted van house. So yeah, they are traveling the world. They just converted their I think third or fourth van for traveling after the coronavirus, because like their van Trinity was in Morocco. So I think hindi na nila yung mababalikan. So habang naka-quarantine sila sa Canada in Toronto, they are converting again another bus. And also for lifestyle vlogger is simply Race. So ayan, another question. First question pala ni Ron. Hi Insan, anong gamit mong pampaputi? So tinignan talaga yung skin. So, hindi na po ako gumagamit ng pampaputi ngayon. Talagang nag-give up na ako kasi talagang kulay ko na rin siguro to. Kasi nag-try ako since, alam mo naman, mga high school, college, pagka nasa Pilipinas ka, yun, sikat na sikat yung mga pampaputi dyan. So, ayan, dati, ang sabon ko is Silka Papaya, and then lotion ko, Silka Papaya. Yung mga yun naman, hindi ko naman siya nagustuhan, hindi ko naman siya ginamit for pampaputi lang, but like, I use them because like, it really smells good. But as I've noticed, I have really sensitive skin. Maitim siya, but very sensitive skin. So one time I went to a dermatologist in Manila, and like she advised me na tigilan ko na yung mga products na yon kasi it's harmful for my skin kasi nga very sensitive. So ayan, in-advise niya sa akin is yung Dove, which I'm using right now. So since then naman, yeah, because like Dove is very good for me. And then sa lotion naman is St. Ives Collagen. So ayan, so kaya nag-give up na ako sa mga pampaputi, sa mga collagen na yan, mga gluta na yan. I'm done with it. I'm happy now. So next one is, what is the best and worst purchase you've ever made by Abigail Carubin? O yan. Hi, Abby. Thank you for the question. So, wala naman na, tungkol sa worst purchase, wala naman ako masyado naisip kasi, you know, wala pa naman akong, mamahalin na purchases kasi wala tayong pambili. So, no, yeah, but kidding aside, wala pa naman akong expensive purchases kaya sometimes minsan kahit hindi niya ako na
ano ba, nasasatisfy sa purchases ko is really okay lang. But if I will answer one, that is the Nine West Doll Shoes. So, nung bago ako dito sa Dubai, so, sa, nung nag-work na ako, so, syempre kailangan ko ng shoes, work shoes. So, before pa ako pumunta ng wall, talagang sabi ko sa sarili ko, I will buy black doll shoes kasi black will go with anything. So, ayan. So, pero nung pagdating ko sa mall, merong mga sale. And then, I saw this brown doll shoes. Nakaparehas sana nung kukunin ko ang black. Kaso lang, when I try it, ang ganda niya kasi sa paa. You know, like nude brown lang siya. So, sabi ko, kailangan ko ng black, but like, I really want this brown one. And then, medyo masikip yung sinukat ko, so nag-ask ako dun sa nagbebenta ng, ate, meron ba kayong mas malaki pa na paa? Kasi like, my size is 38 to 39. So, sabi niya, wala na, but I really, really want that doll shoes. So, I bought it, kahit na hindi ko siya kasha. Talagang pinilit ko siya, kasi parang sabi ko, one size lang naman yung kulang. So, ayan, I tried, nagbaka sakali ako na pagka sinuot-suot ko siya, luluwang din siya, magiging kasha ko siya. But then, it never happened kasi ang ganda taga nung shoes, though hindi siya parang malambot. So, ayan, nagkasugat-sugat yung paa ko, guys. So, sabi ko, since then, parang three tries ko lang siyang ginamit, and then, kalas, ayoko na siyang gamitin. Parang nangingitim na yung sa may likod ng paa ko. So, yeah, maybe that's the worst purchase. And for the best purchase so far, hindi siya, I mean, this one, I guess maybe this one. Ayan, yung MacBook Air ko. I just bought it last year, October, kasi dito sa Dubai, pagka October, merong Gitex na tinatawag. So, mga electronics, mura siya. So, hindi naman siya ganun kamura, but then, at least there's a discount on the regular price. So, I think the regular price nito is like 4,000? 4,000 dirhams maybe, I'm not sure. Pero nung, talagang gusto ko na siya. So, nung chinecheck ko siya before October, so 3,500 siya, nag-sale. But then, on October itself, nag-sale ulit siya, naging 2,990, I guess. Yeah, so like, good deal na siya. So, I bought it because I really need a laptop as well. Kasi meron akong laptop dati when I was in high school, nagamit ko siya until college, hindi ko na siya napalitan. So, I really need this one. Oh, and of course, it's a laptop. Talagang magagamit ko siya. So, ayan. Next question from Insan Ron again. Kapag, kung may favorite kang pinsan, anong chips ang gusto mo? So, hindi siya connected, but yeah, I will answer it. Of course, I have a favorite cousin and you know that, and that is your wife. Hi, Insan Jeng. Congratulations, newlywed. I'm so happy for you guys. See you soon. So, yeah, moving forward on the question, anong favorite chips ko? So, my favorite chips talaga is Lay's, the salt one, yung yellow plastic. So, yeah, I really, really like it. No, nothing else on the Lay's flavors. And also, Cheetos Flaming Hot. Yung tipong kahit na, from anghang na anghang ka na, ang sarap pa rin. So, yeah, I love those chips. And next question, kapag binato ka ng bato, mambabato ka ba talaga ng tinapay o magwawala ka? Again, question by Insan Ron. So, depende siguro, depende. But like, for example, pag hindi naman sinasadya, no, parang kunyari mga bata naglalaro dyan sa daan. So, tapos parang accidentally nabato ka. tinake seriously. Siguro okay lang. Okay lang siguro. But then, if talaga sinadyang batuhin ka ng bato, siguro lalapit ako na. I was like, tititigan ko lang siyang ganyan. Anong problema mo? No, antaray. But yeah, depends on the situation. So next question, medyo, well, this is the second to the last question already from my beshi Joy Cavonfon. Hi! Thank you for the question. The question is, how's your love life? Oh, wow! Alam ko, Beshi, alam kong okay na okay ang love life mo ngayon. But for me, I am happy. I can just say like, I am happy. But like, because you know, mga past relationship ko, hindi ganoon kaganda. But yeah, for now, I am happy.
yun lang yung masasagot ko ay mafi. Ano daw? So, last question from my kinakapatid, JM, ang malupitang question niya, ay magkano ang sinasahod mo dyan sa Dubai? So, nung nabasa ko itong question niya sa Facebook, hindi ko alam kung sasagutin ko ba to o hindi. But yeah, I think okay lang kasi first of all, wala na ako sa company ko ngayon. I will tell you later why. So yeah, pero before ko sasabihin yung salary ko, disclaimer lang po, itong salary ko na ito, hindi ito yung neto ko. So minus rent, minus everything. So, at also, hindi siya malaking sahod dito sa Dubai. Actually, I can say na yun lang, yun dapat, at least yun dapat yung, ano ba, magandang first at sahod mo dito sa Dubai just to survive. Because, you know, marami dito. Dito kasi sa Dubai, guys, hindi siya katulad sa Pilipinas na may minimum wages. Ang may minimum wages lang is yung mga lokal. I think that is 3,000 dirhams per month. Pero sa mga katulad natin, mga foreigner, mga Pilipino, or kahit ibang lahi, wala po kaming minimum wage. So, depende yan sa company kung magkano i-offer nila sa position na hinahire nila. So, I'm just so blessed kasi on my time na naghahanap ako ng work, hindi na ako nahirapan naghanap ng work. Like, my previous company is my first and last interview. So, yeah, I'm really, really blessed. At thank you po sa mga tumulong din. Ate, alam mo na yan. Kilala mo na yung sarili mo. Hindi ko na i-mention. But, yeah, I mean, tumulong na referral lang naman. But, like, on the interview process, ginawa ko naman yun. Ginawa ko naman ng ako lang. And also, sa guidance ni Lord. So, ayan. Yeah, basta hindi siya malaki, hindi ko siya masasabing malaki. It's just supposed to be enough lang. But like, you know, in reality, marami talagang maliit lang talaga yung sahod. Actually, it's not enough. Kaya yung mga tao dyan na nagsasabing, uy, abroad siya, marami siyang pera. No, it's not true, guys. It's not true. Kasi same lang naman, nagtatrabaho kami, naghirap. Isa pa kalaban namin ng homesick. And also, we are away from home. So, it's not easy to be an OFW. Pagka sinabing OFW yan, ay, naku, maraming pera yan. No, it's not true, guys. So, ayan, ang sahod ko ay 4,500 dirhams. So, hindi ko siya agad nakuha on my first month. Parang yun na lang yung increase ko after a year, I guess. Yeah, after a year. So, yeah, hindi po siya malaki, guys. Paano ko ba i-explain? Yeah, on 4,500, nagbabayad ako ng bahay. And bahay dito, actually, hindi siya bahay. Bed space only is very, very expensive. Rent here in Dubai is very, very expensive, guys. So, mostly lang sinasahod namin ay talagang napupunta lang dyan sa bahay na yan. For example, I will tell you, bed space. Bed space is 1,000, average siguro is 1,000 dirhams. As in bed space, for example, in a room, mga tatlo, apat, or even anim kayo inside the room if master bedroom yon. So, minsan all-in, yung iba naman, separate yung tubig, kuryente, internet, mga ganyan. So, ayan. And also, on my time, sa metro, yung train, metro kasi yung tawag namin yon dito. So, naka-unlimited ako. Merong NOL card, yung NOL card yung ginagamit. Naka-unlimited ako. So, that is 350 per month. So, magagamit ko lang yan sa metro at saka bus. Hindi ko siya magagamit sa taxi. But, so, yan. One of my expenses, dito sa Dubai, nung pumapasok ako sa work kasi I was living here in Jumeirah and my work is in Dawsa. So that is like at least 1 hour and 30 minutes travel time one way. So malayo siya. Hindi na ako nag-boarding or anything kasi nandito si Mama. So yan, magkasama kami dito sa Dubai. So kaya, also yan, hinag-struggle din ako. It's not a big, as I've said, it's not a big money to earn monthly. But like, okay na rin, blessed pa rin ako kasi I was able to send money in the Philippines na
okay naman, stable naman kami, ganyan. So, yeah. But then ngayon, wala na ako sa company. Naghahanap ako ng other work for better opportunity. So, yan. Kaya, mapapayo ko lang sa mga estudyante dyan, mag-aral kayong mabuti, guys. Please, mag-aral kayong mabuti. Because even though graduate ka, marami sa atin, sa mga ate at kuya ninyo na even though graduate kami, bachelor's degree, 4 years course, hindi ganun kadali. Unang-una, hindi ganun kadali maghanap ng work. And also, like, competition is nandyan talaga, hindi yan mawawala. Sobrang daming kabayan dito na naghahanap din ng work, trying their luck here in Dubai. So, ayan. Kaya, please, mag-aral kayo ng mabuti. And also, kung meron kayong mga magulang, mga kapatid, or kapamilya na nagtatrabaho sa abroad, kahit sa ang lupalop ng mundo, please respect them. Alam nyo, sobrang hirap. Sobrang hirap ng pinagdadaanan nila abroad. Hindi yun ganun kadali. Huwag yung hingi lang kayo ng hingi. And also, one more thing. Please, huwag kayong kumupit sa mga magulang ninyo kapag nagpapadala sila or nagbabayad kayo ng mga tuition fee ninyo kasi yun nga, again, hindi pinupulot yung pera. Hindi ibig sabihin na abroad ka, marami kang pera. So, ayan, yun lang. Siguro mapabayo ko kasi it's really, really hard. Everything is hard after graduation. Kaya unang-una rin, habang estudyante pa kayo, enjoy your life, enjoy everything. Kasi pagka-graduate ninyo at nag-work na kayo, halos wala na kayong time for anything that you want. Travel dyan, travel dito, as in wala. So, ayan. That's it. I guess that's it for my first vlog. Sana marami kayong natutunan at mas nakilala po ninyo ako. And I would appreciate as well if you will comment on the section down comment down below kung ano pa yung mga vlog ninyo na gusto nyong mapanood from me na, or gagawin ko. Ayan, para tuloy-tuloy. Sana maging successful tayo dito sa vlogging na to. So, yeah, maraming salamat po sa lahat ng nagtanong, sa mga pinsan, mga kaibigan. Maraming salamat po. Please, do like, subscribe on my channel, and ring the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong videos. Thank you, guys! Bye! When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place.